Tingnan natin dito kung may mga balita pang iba na pwede kong ma-share po sa inyo. Ito pala, isa pa to na Philippines has started taking in Afghan refugees, sabi po ni Loxin. Ito ang pag-iisip ng mga taong ito. Hindi kanya natutuwa, Mr. Marabillas, at least yung Pilipinas tumutulong. Yung Amerika nga po na yung ang gumawa nito, nakaguluhan, hindi tumutulong sa mga. Inabandon yung Afghanistan. Pinakaya mayamang bansa, Amerika. Tapos yung Pilipinas na lubog na sa utang, tayo yung sasaklolo. Yung mga kapwa nila nga Muslim sa bansa nila, neighboring nations, nag-aaway-aaway. Tapos makikisaw-saw pa tayo sa problema nito. Ang dami-dami nating problema nga dito. We have terrorism in our own land. Tapos, what if ito infiltrated ng mga Taliban, considered terrorists now taking over Afghanistan? So, para kang kumuha ng bato, ipinangpalo mo sa ulo mo. Bakit pa tayo makikisaw? Hindi pa nga natin na susolve yung problema natin dito. What if ito yung kinatakutan ninyong carrier? Sabagay, wala doon ano? Wala man doon virus, kita ninyo sa Afghanistan. Hindi man kasi maniwala sa agenda ni yung mga kwan ito eh. Mga terrorist. May nabalitaan kayo doon ng tutumbahan yung tutumbahan sila sa baril. Pero sa virus, takot yung pati yung virus po, takot sa mga Afghans. Yeah. Takot sa mga Afghans. Yung Russia, napakalawak na bansa, napakalaking bansa at mayaman din. At na-involved din sa issue ng Afghanistan. Hindi nga sumaklolo. Hindi nag... Oh, kayo dito, kasi kami yung mga kwan dyan, kami yung mga salarin. Kaya kayo, mga Afghans, naghihirap dyan kasi kami yung nanggatong. Hindi nga sumaklolo yung mga refugees ninyo dito sa amin kasi malawa kami. Napakalaki yung kalupaan namin. The Russian Federation, mga kababayan, Russia by... Tawag dito. Russia is the largest country in the world. In terms of land mass. Tapos tayo, Pilipinas, third world country, developing. Wala sa lugar po. Australia, hindi nga po kumikibo yung Australia. Ano yung Australia? Buong continent ng Australia, kanila, napakalaking lupain. Mas marami pa doon ang ano, yata, populasyon ng kangaroo. Ayan mo yung China, the third largest country, yung China. Billion-billion din naman sila. Napakalaki yung population hanggang dito na sa Pinas. Canada, napakalaking bansa. Hindi nga nag-absorb ng ano, Afghan refugees. Paano ninyo naisip? Dali tayong mauto dito. Tapos yung pinakang mayayaman na bansa, ayaw Manila. Eleng yung buhay natin ito. Kaya hindi tayo umasinso dito. Kasi po, ang Pilipinas nagpapagamit.
We are being taken advantage, mga kababayan, by the powers, powerful nations. Nagtitake advantage po sa atin. And in fact, yun ang reason po, kaya ayaw tayong bitawan. Lagi silang nakikialam sa pamamalakad natin kasi madali po tayong mauto. Andali. O, tingnan ninyo ito sa pandemonyo. Naging market tayo ng China ng... Imbis ibili ng gamot, ibinili ng... Bilyon-bilyon. Hindi ko sa inyo. Pero sila, hindi man po nagagamit. Ang nagagamit na. Tapos napanood ko si President Digong. Ako kanya. Ayoko na din anya sana. Ayoko na. Kailangan niya nang lumitaw si Dilata. Ayun. Sabi ko, hindi. Diretso na. Diretso pareho. Gamit. Mahal na Pangulo, kahit mag-face shield pa, face mask, lahat na. Putusin mo pa ng PPE bawat mamamayan. Magkakasakit po. Bakit? Yung binibili ninyo. Naka-PPE. Pagkatapos yung tao pumila, gumanon bigla. Paano hindi ma-infect yung mga tao? Putusin pa ninyo yan, gawin na ninyong mami. Ah, yung tao, gawin na ninyong astronaut o mami, nakaputos na putos. Pagkatapos, gagawa kayo ng promo. O, raffle niya. Tapos, yung tao, nagtakbuhan doon sa... Tapos, voluntaryo na. Asa pa kayo na hindi magkaroon ng ano? Nabi ko sa inyo. Ayos na yun? Tama na yun siguro? Mga kwampo, ibalik mo na. Mga tawag dito. Mga reactions po ninyo mamaya. Tama po yung sinasabi ko. Kahit hindi kayo lumabas, huwag ganyang lalabas. Pagkatapos, may schedule na, may nag-text. O yung schedule mo yan ng pangalawa. Pinutos yung katawan. Pagkatapos, inayaan niyang tuklawin. Asa pa kayo kung bakit dumami. Bakit anyo dumami? Siyempre. How is that possible as it starts manufacturing packing Bitco Colam early as July? Oh, hindi nga pala. Oh. Mali pa nga pala ako. Kala ko, mali so na-recall ko. As early as July 2018. Yung sinakal? Sabi ko sa inyo. Saan ka nakakita niyan? Wala pang pandemonyo. Gumagawa na ng kulam. Hindi ko sa inyo, mga kababayan. Pinaglaruan tayong close. Ilan yung ano? 2,400? 140, so 25. Yun ang pick natin. Bilita sa Shopee. Salamat, Shopee.
commercial natin, mga kababayan. Umabot din tayo ng 2-5 kahit papano. Natural health blogs, kahit mag-astronaut pa ang tao, wala rin kwenta kasi nasa ko lamang. Ayun. hindi ma-realize ng tao. Nasa tuklaw po, kahit hindi kayo lumabas, magkulong pa kayo sa bahay ninyo. Pagkatapos, may nag-text sa inyo, tapos, ito na niya yung panahon mo, oh, na magpatuklaw. Ay, talaga! Grabbing exercise para fit, tapos, nag... Escalora, Sir Dan, kahapon, nasupalpal namin mga blind DDS. Pinagbintangan nila na dilaw daw si Yormi. INPA kasi sila di tanggap ang truth hurt sa voice of netizen. Balls blue. Magpapabasbas na lang ako sa pastor kaysa magpakulam. Alaman po yung basbas? Kung ano-ano. Bakit kayo magpapabasbas? Kung effective po yon, di sana yung mga nagbabasbas po, babasbas na lang kayo lahat. Di wala na sana to. Yung holy water na binabasbas, ipaligo na ninyo. Inumin pa ninyo. Tingnan natin. Kung effective yon, may power doon sa holy water na binigyan sa pagbasbas. Di sana, ang ginawa ni Damaso, nagpapila na rin dyan sa church, tapos oh, inom kayo nito ah. Ito, holy water ito. Ang pinopromote ni Damaso, kulang, mismong si Pap, ano sabi ni Pap? It is the right thing to do. So in other words, maski si Pap, hindi naniniwala na yung holy water niya would be effective para i-shield kayo sa virus. Di ba ganon ang ibig sabihin nun? Kasi kung effective, di bari-barilis na sana, direkta, galing mismo sa Vatican. O, lahat ng holy water galing sa Vatican kasi mas ano powerful yung kung si Pap mismo yung magaganon. Bakit hindi nilang ginagawa? At nasa na yung mga healing ko nila, Damasos? Nangawala na. Hindi ko sa inyo. Buti nga yung mga pastor na mga healers, nasaan na ngayon? Lahat nangawala. Kulam na ngayon ang sinasamba. Tama kayo, sir. Sabi ni Nilie sa Samonte. Melchor Erminio. Pera-pera kasi si Dan, kaya madali na ito ang mga leaders. Madaling salita. Corruption. Beatrice. China fall, free China, free Arga Afghanistan, broke all borders, alien greet you, take care about my words, I'm secret, marijuana. Anong klase ito? Ano yan? Erlinda Bilano, wag mo nang pansinin yan, Sir Dan, bobo yan, hindi niya alam yung sinasabi mong bato. Wala na, bato na rin yun. Naging bato na. Visit yung fish na yan. Palibasa, si Bobongo. Malaki ang kita sa history. Imarho 14, kayo nga lahat ng DDS admin, mga bobo. Lahat ng sumusunod, napakalaking bobo na rin. Nag-away-away na. Melinda Ito, 2 Chronicles 7:14, and my people upon whom my name is called
shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, then I shall hear, forgive their sins, and heal their land. Florante Edica said that hindi na si dating Digong ang presidente. Kadobol na yan kasi yung dati titigas yung ngayon, titiklop buntot. Marcy Pulua, si Nicanor Perlas kasama sa Gising Maharlika, Antay Kolam, ang pinaglalaban, panoorin mo po sa Gising Maharlika TV. Aba Kylie Roo, alam niyo ano na ang nangyari sa Europe pati sa Amerika ngayon? Ang daming refugees galing sa bansang nagira at sinaklolo at di nila alam na mga mabagsik ang mga klaseng taong yun. Sabi ko sa inyo, daming kalukuhan na ginagawa po ngayon. Sumausaw pa kita sa problema ng ibang tao. Ano tayo? Dami na nga natin problema dito. Punin yung mga opisyal ng doksi na yan. Kami OFW nga, hindi makauwi-uwi dahil dyan sa protocol. Tapos siya pinapasok nyo, ibang lahi, na hindi kayo sigurado kung ano nasa isi. Nino Galang said that, alam mo ng mga mayor sa Manila ang totoo tungkol bidko, sumasakay na lang sa agenda ng Malacanang. Magising kayo.